Okay, so another unboxing na naman po tayo. So ang i-unbox natin ay galing na naman po sa ating Keytech. So ito po ang ating Terminator series na T-1000. So obviously na in-order natin is white uli kasi puro white po ang i-unbox natin katulad ng mga una nating mga video. So ngayon is i-unbox po natin ang ating Terminator series at makikita nyo po kung ano ang ating Terminator series, kung ano po ang itsura nito. So ngayon is pakita ko lang sa inyo. So ayan po yung kanyang pinaka box. Then so dito supported ng ATX, Micro, ATX and Mini. So hindi ko lang alam kung support ang full board. So white, then tempered glass po ito. So the rest is titignan lang natin ang actual para mas madali nating maintindihan. So, unbox muna natin. So, dalawang tape. Ayun. So, dito. Okay. So, next natin is... Wow. So, maganda yung case natin. Ang problema, nakabaliktad. So, ayan po siya. Nauna yung likod. So, yung pinakaharap niya ay nandun sa ilalim. So, nakabaligtad ang ating case. Medyo delikado to. So, teka. Ito pa tayo. Yung pakabila. Kasi yung PSU ay sa baba. So, ganyan natin. Ikot-ikot. So, paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Then, hilahin natin pa ganyan. Yan. Okay. So, okay lang to. Mabilis tanggalin. Then, ilayon muna natin yung ating box. Ay, ang sikip din eh. So, okay. So, ito na yung ating box. So, naibaba na natin. Then, may cover pa sa ibabaw. So, tanggal. So, ganda ng white natin ah. Puting-puti. Then, dito naman sa kabila. So, tanggal din. Ayan. Malagotok pa yung styro. Bagong-bago. So, eto na. Yan ang ating Terminator series na T-1000. So, poging-pogi. Ito ang gusto ko. So, ito nga palang in-order natin na Keytech na T-100 Terminator series. Eh, dalawang klase po ito. So, meron po kayong dalawang option na pagpipilian. Una, yung meron siyang RGB pan. So, ang RGB pan na kalagay dito is 4 pieces. Then, wala po itong kasamang hub o remote. Pero tumatakbo na po siya. Dahil meron siyang controller dun sa isa nating pan. At iko-control na niya yung tatlong natitira. So mamaya ko na lang po paintindi. At yung isa po nito is wala po siyang pan. So depende po kung ano po ang kaya ng budget nyo dun. So okay, demo tayo. So umpisa. So ayan siya. Tempered glass na tinted. Then... Ayan, yung kanyang mga butas para sa ating hangin. So, sa paghigop ng hangin. So, ayan. Then, yung pinaka-ibabaw naman. So, pakita ko lang po sa inyo. Ayan naman po yung ibabaw. So, yung ating power button. Then, yung sa ating restart. Ayan. Then, yung ating LED. So, ito na yung pinaka-button sa control nyo ng LED. Then, isang 3.0, then isang 2.0. Then, yung ating mic, and yung ating headset. Then, dust filter. Then, dalawang 120mm pan din po ang kasya. So, normal na yun, dalawang 120mm dito. Then, sa ating namang left side, ito. So, makapal, good. Then, kanyang likod. So, ano siya, makapit, rubber. Ayan. 120mm pan at hindi kaya ang 80mm na pan. So, 120 po. Then, dito. So, sa lahat ng slot, depende sa board. Then, PSU. At ang kanyang stand ay napakaganda po. White, then rubber yung ilalim. So, masyadong makapit. Kaya hirap na hirap ako iikot. Then, syempre dito. Ayan. Napakalaking cover na tempered glass.
So kagandahan, so nasisilip ko na sa loob. Kagandahan dito ay pwede siyang gamitan ng full board. Pang gaming board, pang editing, pang rendering na board, pwedeng-pwede. Dahil kitang-kita naman, sobrang laki at haba. So kasyang-kasya po ang full board. So ngayon, ang gagawin po natin is babaklasin muna natin yung kanyang tempered glass. So dahan-dahan lang at mahirap na dahil baka mabasag. So kagandahan po dito sa kanyang tempered glass ay masyadong mahaba. So malaki yung cover talaga. Basta sa akin lang po is dahan-dahan lang po dahil unang-una wag po kayo magbabaklas ng inyong tempered glass kung hindi pa kayo sanay sa semento o sa inyong flooring ng bahay. Maaari lagyan nyo siya ng sapin o kahit yung doormat nyo. Para once man na bumagsak yung inyong tempered glass, eh hindi po mababasag. So may cover siya dito sa kanyang loob, then dito sa labas. So kaya pa siya malabo. Pero pag tinanggal natin to, napakalinaw nito. Okay, so ito na tayo. Kabuuan. So ito pong kinuha natin, sinabi ko po kanina, optional. Pwedeng may RGB pan o pwedeng wala. So dito na tayo sa loob. So sa loob, so mini, micro ATX, then ATX, then full board. So, kayang-kaya po ang full board. Dahil sa laki po ng case na to't haba, talagang pasok na pasok ang ating full board. Sigurado po yan, dahil hanggang dito ang kanyang kabitan ng tornilyuhan para sa board. Then, doon naman sa ating SATA at SSD pala at ang ating hard drive. So, dito. So, wala siya ritong kabitan. Pero dito sa likod, sigurado meron. Ayan, dahil meron siyang base. Ito. Nakikita niyo siya, meron siya ditong apat na ganyan. Base yan, yung siguro yung tinatanggal. Then, sa atin naman pan. So, kayang-kaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 pan po ang kayang ilagay po sa ating T1000. O sa ating Terminator series. Then, ang gagawin naman natin is buksan natin yung likod dahil dito is wala akong makitang slot para sa ating SSD. Then, dito, meron naman pero sa loob, sa kabilang side. So, kailangan natin buksan tong kabila. At sa ilalim, so ayan, so wala siyang dust filter, pero napakaganda ng kanyang sa pinakapaan niya. Tingnan mo yung rubber pa lang. Diba? At mataas. So, pwedeng-pwede nyo linisin yung ilalim kahit wag nyo na siyang tanggalin o iangat. Ng inyong panglinis. So, ganyan ang gusto ko sa case, yung mataas. Para nakakahinga ng maayos yung hangin papunta sa ating PSU. Kasi yung iba kasi is halos dikit na dikit mismo sa flooring. So ayan, nahulog yung ating case. So hindi pala siya naglalock. Ang lock niya is dito lang sa pinakadulo. Then ayan, rinig na rinig, makapal. So ito na tayo. So ito lahat ng kanyang tornilyo. So kompleto. Meron ng nakakabit sa kabila. Tapos meron pang extra. At napakadami. So sa pamflooring natin dun sa ating pan, sa may loob, so meron siya rito ng tornilyong mahaba para pag gusto nyo maglagay ng dalawang pan dito sa may loob, sa pinaka-flooring. So, ayan, meron siyang tornilyo mahaba. Then, ito na yung sinasabi ko kanina sa inyo. So, tanggalin natin yung pagkakatali nito. Ayan. So, tanggal na. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, meron tayong cable tie dito. Then, ito yung mahabang tornilyo. So, para yan dun sa flooring sa ating pan. Kasi, mahaba kasi ang kailangan na tornilyo. So, meron din siya, kompleto. So, okay yung natin dito. Then, ito yung binabanggit ko kanina. Ito. Lagayan po ng SSD at natatanggal. So, slide. Tapos, tutornilyo nyo yung inyong SSD rito, then ibabalik nyo. So, bago nyo siya ma-slide, kailangan nyo tanggalin tong nut. Pag natanggal nyo na to, may slide nyo na siya at may kakabit nyo yung SSD. So, isa na yon, SSD, pwede na ron. Then,
Dito naman sa baba, so ito, makikita nyo to, slide din po ito, natatanggal din. So, tingnan natin kung walang tornilyo at mahuhugot na natin. So, meron pa siyang tornilyo sa ilalim. Ito. Dalawa. Ayan o, nakita nyo, ito yung isa, ito yung dalawa. So, kailangan nyo muna tanggalin yung tornilyo para mahuli, para mahila nyo itong pinaka base. Then, pwede kayong maglagay ng hard drive dito sa loob na itong base. Then, SSD dito naman sa kanyang ibabaw. So, paano mailalagay yon? So, pag tinanggal nyo na to, natanggal nyo na yung tornilyo sa ilalim, nahila nyo na to, unahin nyo pong ilagay ang SSD. Then, tsaka nyo po ilagay yung hard drive. So, ang pwede nating ilagay is dalawang SSD, then isang hard drive. Pero kung gusto nyo tatlong SSD, so kailangan nyo bumili ng bracket para dito. Yung bracket na pang hard drive na i-convert nyo para sa base ng ating SSD. Para tatlong SSD, isa rito, dalawa, then tatlo. So maganda po yung lagayan niya, tatlo. So pwedeng isang hard drive, dalawang SSD, o pwedeng tatlong SSD. Then, pwede rin ng isang SSD, then dalawang hard drive. Isang hard drive sa ibabaw, then isang hard drive sa loob. So ganun po. Then, yung sinasabi ko po sa inyo na meron na po itong kasamang RGB, optional. So wala po siyang remote, kundi yung button sa ibabaw. So ito po yun. So ito pong tatlong nandito, itong wire na to, is common na Molex lang po ang nakalagay. Wala po siyang aparato o controller o anuman. Ito po ang kanyang controller. Then, ito yung isang wire papunta dun sa switches. Dito sa ating switch sa ating LED. So, ang magkocontrol, ito pong pan dito sa loob na nag-iisa. So, siya ang magkocontrol papunta rito sa ating pan, sa ating Molex, papunta dito sa tatlo. So, hindi na po kailangan ng controller ditong nilalagay o yung anumang board yun. So, ito na po siya. Pero, need nyo ng connector na to. So, ito pong connector na to is kasama na po rito. So, wag pong mag-alala, kasama na po siya rito. So, dito po kayo maglalagay ng inyong Molex, yung power source niya. Kasi, kailangan pong patakbuhin ng 12 volts, ground, then yung kanyang 5 volts. So, nakita nyo po, 3 pin. Okay, so 12 volts, ground, then 5 volts. So, ngayon, itetest po natin siya. So, harap natin siyang ganyan. Then, kakabitan natin siya ng ating Molex. So, kunin lang natin. Ito. So, ito na. So, dito tayo sa puti. Magkakabit na itong ating Molex na galing sa ating PSU. So, ayan. Okay na. So, dadaluyan na po yan ng ating 5 volts, ground, then 12 volts. Then, ito na po ang controller, yung ating pan. Ayan, siya na po ang magiging controller at isasama niya yung tatlo sa harap. So, okay, so pa-power up po natin siya. So, ayan. So, yan na po ang ating 4 RGB pan na kasama dito sa ating T1000 Terminator series. So, angat natin ng konti yung ating cam. So, ayan na. So, dito, tulad ng sinabi ko kanina, so, dito, power lang po ang pupunta. Then, ang controller natin is itong isang wire na to na papunta rito. So, ito, nandito yung controller niya sa isang to. So, ayan. Pero, syempre, ang button naman nito, itong isang wire na to is ito na siya. So, ito. Ayan. Ito na yon yung ating LED. So, pag pinindot natin yan, ayan, nag-iiba na. So, bawasan natin ang ating ilaw para makita nyo na maayos. So, okay. So, ayan yung ating LED. So, harap natin sa inyo. Pa-side view. Ayan, para mas makita nyo. So, angat natin ng konti. Ayan, habang pinipindot ko yung ating LED. Ayan, ang ilaw niya. So, kung kursunada nyo, yung option na pinili nyo is may kasama ng 4 RGB pan. So, ayan po yung itsura. So, ganyan. Then, so, ito naman, paiba-ibang ganyan. Ayan yung isang klase pa. So, red.
green, blue. So kompleto na to. Violet. Ano ba to? Blue rin na, hindi ko maintindihan, na bang blue ba 'yon? So ito pa isa. Then ano ba to? White. So RGB naman. So steady kaya. Ay, dumaan na pala yung steady kanina. So ayan na siya. So ayan po yung makikita nyo sa ating T1000 series na Terminator. So ngayon mga Lord, so dahil na ipakita ko na sa inyo itong ating Terminator, so ang gagawin po natin dito, since malaki po yung case at kasya po ang pull board, at nakita nyo na yung design ko, ano po yung pwedeng ilagay dito, yung performance na kailangan nyo sa kanya. So ang ikakabit po natin dito ay ang ating AMD Black Edition 8320 na FX na 8 core. Then yung ating ASRock na motherboard na 960GM. Then yung ating Jonesbo na T1000 na CPU cooler. At syempre yung ating 580 na RX na gagawin nating vertical ang pagkakabit. So ibig sabihin, hindi natin ilalagay yung ating GPU ng pahiga. Kasi masyadong malaki yung GPU dahil tumatabingi ang katagalan at pwedeng masira. So bumili tayo ng bracket para gawin natin siyang vertical. So makikita nyo sa setup natin na naka-vertical ang ating GPU na RX 580 4GB 256-bit. Then yung ating FX na Black Edition na 8-core. So then yung siyempre yung ating SSD, then yung ating hard drive. So magkakasama yan. So ang ginamit nating SSD, so ito yung pinakita ko sa ating isang video, ayan. So tiwala naman ako rito, hindi ko naman kailangan bumili ng napakamahal, hindi man tayo mayaman. So yung ating case, so ayan po. Then hintay na lang po sa ating setup.